Hello mga bro at mga boss. Magandang araw po muli at welcome back po ulit sa ating channel. At ngayon po ay mayroon tayong gagawin uli na TV. Pero ano po to mga bro? CRT lang to. Bali Astron yung kanyang brand. Ayan. Ang problema nito mga bro ay sabi ni customer masyadong maputi yung kanyang screen at maraming guhit. Tapos minsan naman daw madilim. So, yun ating itrobol ngayong araw mga bro. Check natin. Sasakpo natin mga bro. Ayan, nag-power na siya. So, ayan siya mga bro. Masyado siyang maputi. Tapos marami rin siyang retrace line. Ayan kung makakita nyo mga bro. So yun ang complaint ni customer. Bali ilagay natin ang video para mas makita natin kung anong image niya. So, ayun mga bro, kung makikita nyo, masyadong mataas yung puti niya, tapos distorted yung kanyang display. Ayan. So, ayun natin i-trouble mga bro. Simulan natin. So, ayun siya mga bro, na-open natin. Lagyan natin ng sa pin para masigurado kasi baka sumaya doon sa pako yung ilalim ng board. So bali pag ganyang trouble mga bro, ang focus natin ito sa CRT board. Diretso tayo rito kasi pag ganyang trouble ay mga retrace line or maputi, kadalasan dito ang problema niya sa CRT board. So yun tayo mag focus.
Bali, sukatan natin ang boltahe muna to. Bali, ipag natin ulit. Ayan, power na ulit siya. So, checkin natin ito bro sa mainboard niya. Bale, ito yung kanyang 180. Tignan natin yung kanyang B+. Ah, yung B+ niya, okay naman. May 111 siya. So, ito yung kanyang 180 volts. Papasok sa rectifier. Ayan. So, bali 111 lang siya. Mababa siya, di ba? Pagdating dito sa CRT board. Ayan. 111 lang. So, yun ang problema niya mga bro. Kaya siya nag-retrace line saka distorted yung kanyang image. Open natin. So, ito ang problema niya mga bro, yung kanyang filter. Kung makikita nyo, ayan, umalas na siya. Tanggalin natin. So, ito mga bro, yung kanyang filter ng 180 volts. Ayan. Bumigay na siya, kaya bumaba yung kanyang, nag-drop yung voltahe niya. So, try nung ating palitan to. Hanap tayo dito sa ating box. Natin to. Hindi. Ito. So ito mga bro, pwede na to. 250 over 22 microfarad. Ito yung original 10 microfarad pero pasok to. Okay to. Obra tong 22 microfarad na to mga bro. Salpak natin. Yan, ihilang natin.
So, bali, i-check ulit natin mga bro kung tatama ni kanyang boltahe na 180 volts papunta sa CRT board. I-check ulit natin. Check polarity. Okay. So, ayun mga bro, lumitaw na yung kanyang 180 volts. Ito yung 180 volts, yung kanyang reference. Ito. Ay, kung makakita nyo mga bro, 187. Pero, tama lang yan. Ayan, 187. Then, check natin dun sa kanyang CRT board. Kung dumating yung 180 volts niya. Ito. Ayan. Then, tingnan natin kung nawala yung kanyang retrace line. So, ayun mga bro. Nawala yung kanyang retrace line. Kung makikita nyo, nag-clear na siya. Ayan po siya. Natin yung kanyang mini display. Ayan. Tapos yung kanyang mga character hindi na distorted. Kanina ano siya eh, parang nag-blurred sa distorted. Ayan po siya. Bali, ilagay natin ang mga video mga bro para makita natin yung kanyang display or image. Open natin. Selpakan natin ng player. Ayan. Ulan din natin mga bro. So, ayan na siya. Kung makikita nyo, nawala na yung kanyang retrace line. Ayan. I-adjust natin ng konti yung kanyang screen kung mag-response. Yung screen niya. Ayun. Diba? Dumilim siya. Ayan. So, okay mga bro. Clear na siya. Ayan. Thank you.
So okay mga bro, ayos na. Wala na yung kanyang retrace line. So bali ang naging trouble nito mga bro ay yung kanyang ano lang yung filter niya. Kaya nag-retrace line siya. Bumaba yung kanyang 180 volt supply sa CRT board. Ayan. So simple lang naman ang naging trouble niya. So okay mga bro, pwede na yan. At doon pala po sa mga bago po sa aking channel, mga bro, pa-subscribe na po. Para lagi pinakapanood na aking mga technical works and repair. Thanks for watching po. Thank you.